Shoutout sa lahat ng mga solid supporter natin. Shoutout sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating channel. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyo mga idol. Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload. Shoutout kay Joshua Sambales, Rahib Abalayan, Fee Diaz, John Lee Carty, Emeline Binolirao, Jeff Rox Ligaspi, sa lahat ng mga sabongero, albularyo at mga antinggero, sa mga security guard sa buong Pilipinas at lalong-lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong mga idol. Pakisupport na din ang channel ng aking kapatid ang Platandaan. Pakifollow na din mga idol ang ating FB page. Simulan na po natin ang ating kwento. Sinamantala na nila ang pagkakataon at binitbit na ang mga aswang papunta doon sa unahan ng kakahuyan. Nandoon kasi ang sasakyan nitong si Kapitan Kaloy at naghihintay na sa kanila. Pagdating doon, agad na ikinarga nila ang tatlong nahuling aswang. Madilim na ang buong paligid dahil papagabi na. Ang ginagawa nila, doon sila dumaan sa gilid ng ilog, papunta na doon sa bahay nila ni Tata Karyo at Manong Agustin para hindi sila makikita ng mga sabungirong nandoon pa rin sa sabungan. Makalipas ang ilang sandali, pagdating ng mga ito doon sa bahay nila ni Tata Karyo at Manong Agustin, agad nilang iginapos ang tatlong nahuling mga aswang at inilagay doon sa likod ng kubo na nasa tabi lamang ng bahay ng dalawang matanda. Wika nitong si Tata Karyo, "Ako na ang bahala sa tatlong ito para magsasabi ang mga ito sa katotohanan." Agad na may mga ginagawa din itong si Manong Agustin doon sa loob ng kanilang bahay. Ang mga kasamahan naman nilang mga aswang, binabantayan ang mga nakagapos na mga aswang at hinihintay ang pagkakaroon ng mga malay ng mga ito. Pansamantalang umuwi muna sina Kapitan Kaloy doon sa sentro ng lugar kasama sina Bitong, Berto at Tatay Kulas. Bili nitong si Kapitan Kaloy na pagsabihan na lamang sila kung magkakamalay na ang mga aswang. Nang makauwi din sina Bitong at Berto, agad na nag-uusap na din ang mga ito doon sa kanilang sasakyan. Nagiging interesado na din kasi itong si Berto at Tatay Kulas tungkol sa sinasabing nawawalang kapatid nitong si Bitong. "Bitong, ngayon ko na naintindihan kung bakit bukal sa iyong loob ang pagtulong sa mga tao. Ikinalulungkot ko ang nangyayari sa iyong kapatid." Sabad naman itong si Tatay Kulas. "Bitong, ano ba talaga ang nangyayari sa kapatid mo? Hindi basta-bastang mawawala ito kung walang mabigat na dahilan." Ang sagot naman itong si Bitong, "Hindi ko rin alam, Tatay Kulas. Berto, ang pagkakaalam lang namin na may mga umaaligid at nagiging interesado sa kanya na mga antinggero na tagapatay ng mga aswang. Kaya nga pinapapunta agad ako ng aming abo para tulungan ang aking kapatid. At kung maaari, isasama ko sana ito sa aking pagbabalik doon sa isla ng Silo." Kaya napatitig ang dalawa kay Bitong dahil kung tagatugis ng mga aswang ang nagiging interesado sa kapatid nitong si Bitong, baka napahamak na ito. "Ano sa palagay mo ang nangyayari sa kanila, Bitong? Huwag naman sana na napahamak na ang mga ito." "Yan din ang idinadalangin ko, Berto. Ngunit kung nakapagtago man ang mga ito, sana ligtas pa ang mga ito hanggang sa ngayon. Baka kasi may mga kalahi din namin na mga aswang ang tumutulong sa kanila. Kaya nagiging interesado akong tulungan sina Kapitan Kaloy dahil marami silang mga kakilalang mga aswang. Baka isa sa mga ito ang may alam sa kinaroroonan ng aking kapatid." Naputol lamang ang pag-uusap ng mga ito nang mayroong dalawang tauhan ni Kapitan Kaloy ang pumunta doon sa kanilang kinaroroonan at wika ng mga ito na nagkamalay na daw ang mga nahuli nilang mga aswang. Kaya mabilis nang lumabas sina Bitong,
Berto at Tatay Kulas sa kanilang sasakyan. Mabilis nang naglalakad ang mga ito papunta sa bahay ng kapitan. At pagdating ng mga ito doon, dumiritso na agad sila doon sa Sitio Luna. Nagkamalay na nga ang mga aswang at kasalukuyang kaharap ng mga ito ngayon ang dalawang matanda na sina Tatakaryo at Manong Agustin. Wika ng mga ito. Nagmamatigas pa ang tatlong ito, Kapitan Kaloy. Ngunit maya-maya konti, bibigay din ang mga ito at magsasabi ng katotohanan. Wika naman itong si Kapitan Kaloy doon sa mga nahuling mga aswang. Huwag nyo na kaming pahirapan pa. Sabihin nyo na sa amin ang kinaroroonan ng mga nabihag ninyo. Sumusubra na kayo. Noong una, pinagbibigyan lamang namin ang mga panggugulo ninyo. Ngunit ngayon, nadadamay na ang pinagkakaingatan namin na tradisyon dito sa aming lugar. Pagkatapos, lumingon ang kapitan kay Tatakaryo. Sige, Tatakaryo, gawin nyo na ang mga inihanda ninyo para magsasalita na ang mga demonyong ito. May kinuha itong si Tatakaryo at pagkatapos, lumapit ito doon sa tatlong nakagapos. Ngayon, tingnan natin ang pagmamatigas ninyo. May dala ang matanda na mga dinikdik na bunga. Ipinahid niya ito sa liig ng tatlong mga aswang. Wika nitong si Tatakaryo. Alam niyo na kung ano ito, hindi ba? Ang bunga ng punong antong. Kung ayaw ninyong magsalita, unti-unti kong sosunugin ang mga katawan ninyo. Matapos na maipahid iyon ni Tatakaryo, nagsimula na itong mag-uusal ng mga orasyon. Dito na gumagalaw ang mga aswang at ilang sandali lamang ang lumipas, namimilipit na ang tatlo sa sakit. Nahihirapan din ang mga ito sa paghinga. Pakiramdam ng mga ito na parang nasusunog ang parte ng kanilang katawan na may mga nakapahid na mga katas ng dinikdik na bunga ng antunga. Patuloy sa paglalagay ang matanda at sa pagkakataon na ito, sa mga paana naman ipinahid nitong si Tatakaryo ang mga dinikdik na bunga ng antunga. Wika nung isang aswang nang maramdaman na parang nasusunog na ang kanilang mga balat. Tama na! Tama na! Ayaw ko na! Hindi ko na kaya! Magsasalita na ako! Kaya agad na may mga pulbo na kinuha itong si Tatakaryo at ipinisik niya ito doon sa mga napahiran ng mga dinikdik na bunga ng antunga. Pati na rin ang dalawang mga aswang. Hindi na rin nakayanan ng mga ito ang sobrang init na parang nalalapnos na ang kanilang mga balat. Nagmamakaawa na ang mga ito kay Tatakaryo. Nang mahimasmasan na ang mga aswang, muling tanong nitong si Kapitan Kaloy. O ano? Sabihin nyo na. Saan ninyo dinala ang mga nabihag ninyong mga sabungiro? Ang sagot naman nung isang aswang. Nasa pangpang. Nasa pangpang ang mga ito doon sa dulo ng kakahuyan na sakop ng takuling. Sa tabi ng may talon, may isang malawak na pangpang ang nandoon. Doon namin dinala ang mga sabungiro. Hindi ka ba nagsisinungaling? Totoo ba ang mga sinasabi mo? Ang tanong muli nitong si Tatakaryo. Alam ni Kapitan Kaloy ang lugar na iyon. Kaya para sa kanya, hindi pahirapan ang pagtuntun doon sa lugar. Totoo. Totoo ang mga sinasabi namin. Maawa kayo. Palayain na ninyo kami. Huwag muna. Hindi pa ito ang tamang oras para palayain kayo. Kapag nakuha na namin na ligtas ang mga nabihag ninyo, palalayain na namin kayo. At tanong ng matanda sa kapitan. Kapitan Kaloy, ngayon na alam na natin ang kinaroroonan ng mga nabihag nila, ano na ang plano mo? Pupuntahan natin ang lugar na iyon bukas ng umaga, Tatakaryo. Sa ngayon, bantayan muna natin ang mga ito para hindi makatakas.
umalis na muna ang ilan sa kanilang mga kasamang aswang. Babalik na lamang ang mga ito kinabukasan. Ang nagbabantay doon sa kubo ay sina Kapitan Kaloy kasama ang dalawang matanda. Kasama din sina Berto, Bitong at Tatay Kulas. Ang apat naman na mga tauhan nitong si Kapitan Kaloy. Pinauwi muna niya ang mga ito doon sa sentro para makapaghanda kinabukasan sa kanilang planong pagpunta doon sa Pangpang na malapit sa Malaking Talon. Nang lumalim na ang gabi, nakakatulog na sina Tatakaryo at Manong Agustin. Nasa pantawan ang mga ito ng kanilang bahay. Habang sina Kapitan Kaloy at Tatay Kulas, nakaidlip na din ang dalawa. Habang nakasandal doon sa dingding ng kubo ang mga ito, tanging sina Berto at Bitong lamang ang gising pa. At lumipas ang ilang minuto, biglang napatitig itong si Bitong doon sa tatlong mga nabihag nilang mga aswang. Kanina, matapos ang kanilang pagtatanong sa mga ito, agad na nakakatulog ang tatlo. Ngunit ngayon, kita ni Bitong na parang nag-uusap ang mga ito na pabulong, umaangil at pumapalahaw. Alam ni Bitong ang mga ganitong pangyayari. Kaya wika nito kay Berto. Berto, gisingin mo sina Tatakaryo at Manong Agustin. Masama ang hinala ko. May mga kasamahan ang mga ito sa ating paligid. Nang marinig ito ni Berto, nawala bigla ang kanyang pagkaantok. Agad na tumayo ito at lumapit kina Tatakaryo at Manong Agustin na natutulog doon sa pantawan ng kanilang bahay. Habang itong si Bitong, ginising na din ito sina Kapitan Kaloy at Tatay Kulas. Bakit Bitong? Ang tanong agad nitong si Kapitan Kaloy. Kapitan, tingnan ninyo ang tatlong labihag natin ng mga aswang. Parang hindi mapakali ang mga ito at nagbubulungan. Isa lamang ang ibig sabihin nito, Kapitan Kaloy. May mga kasamang aswang ang mga ito na nasa paligid. Kaya agad na napatayo itong si Kapitan Kaloy. Kung ganoon Bitong, baka subukan ng mga ito na iligtas ang kanilang mga kasamahan na bihag natin. Oo, Kapitan Lucas, iyan din ang hinala ko. Pati itong si Tatay Kulas, agad na kinuha nito ang itak na nakasukbit doon sa dingding ng kubo. Humanda na din itong si Kapitan Kaloy, hawak ang isang mahabang itak. Habang ang dalawang matanda, nang magising na ang mga ito, agad na sinabi ni Berto ang mga hinala ni Bitong na maaring may mga kasamahang mga aswang ang mga nabihag nila sa kanilang paligid. Mabilis na lumapit na din sina Tatakaryo at Manong Agustin doon sa may kubo at agad na sinipat-sipat nila ang kapaligiran. Napakadilim ng kapaligiran, lalo na natatakpan ng mga ulap ang sinag ng buwan. Lumapit na din agad ang dalawang matanda doon sa mga aswang na nabihag nila. Wika ni Tatakaryo sa mga ito. May mga kasamahan ba kayo ang nasa paligid? Hindi sumagot ang mga ito at tumitig lamang sa matanda. Nairita agad itong si Manong Agustin. Umaangil ang matanda at ipinakita ang matutulis nitong mga kuko. Gusto mo bang dukutin ko ang mga lamang loob ninyo? Ang isa sa mga aswang, tumawa ito at pagkatapos, wika nito sa kanila. Hindi makakapayag ang aming supremo na maghirap kami sa kamay ninyo. Pagsisihan ninyo ngayon ang ginawa ninyong ito sa amin. Ngunit mabilis na hinagip ng kalmot nitong si Manong Agustin ang liig ng isang kubot na aswang. Ngunit padaplis lamang ito dahil baka matuluyan pa ang aswang. Napaangil agad ito nang maramdaman ang sakit ng sugat sa kanyang liig. Wika ni Kapitan Kaloy. Tama na muna yan, Manong Agustin. Itong si Tatakaryo, nag-uusal na din agad ito ng mga orasyon. Pati itong si Bitong at ilang sandali pa, wika ng matanda sa kanila. Tama ka nga, Bitong. May mga kubot ang nasa paligid. Hindi nga ako nagkakamali sa pagbasa sa mga kakayahan mo. Malaki talaga ang maitulong mo
sa amin. Mukhang gusto ng mga ito na iligtas ang mga nabihag natin. Kaya kailangan nating mag-ingat. Napakarami nila. Oo, Tate Karyo. Pinauwi ko pa naman ang mga kasamahan natin. Huwag kang mag-alala, Kapitan Kaloy. Kaya natin ang mga ito. Hindi naman sila ganun kalakas. Kung susubukan nilang iligtas ang mga nabihag natin, mapipilitan akong mapatay ang mga ito. At ilang sandali pa, may mga naririnig na sila na mga angil sa paligid. Kita na din nila ang ilan sa mga aswang ang nasa unahan. Nasa gilid ng ilog ang mga ito at nasa kabilang bahagi naman ang ilan ng kakahuyan. Tahimik lamang ang grupo nila ni Kapitan Kaloy at naghihintay sa mga gagawin ng mga aswang. Habang ang kanilang mga bihag, patuloy ang mga ito sa pagpalahaw na parang nauubo at hindi nila maintindihan. Para hindi na mag-iingay ang tatlong aswang, pinitik nitong si Tata Karyo ang mga ugat ng mga ito sa liig at agad na nawalan ang mga ito ng malay. Ngunit sa isang iglap, may nasipat silang nilalang ang tumalon papunta doon sa bubong ng kubo. Tatlo ang mga ito, umaangil na parang galit na galit. Habang ang mga nakita nila doon sa gilid ng ilog, dahan-dahan nang lumalapit na din ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Wika nitong si Tata Karyo. Aba, ang lalakas naman ng loob ng mga ito. Mabilis nang umigpaw itong si Tata Karyo habang sumingasing na ito at umaangil. Pagkatapos, inatake nito ang tatlong nasa bubong. Kaya agad na nagtalunan ang mga ito at umiilag. Sumunod na din itong si Manong Agustin. Inatake na ng dalawang matanda ang mga aswang na nasa bubong. Nagkahabulan ang mga ito at nagkakalmutan. Habang ang mga aswang napapalapit, hinarangan ang mga ito nila ni Bitong at Berto. Wika nitong si Bitong. Berto, sa likod ka lang. Alalay ka lang sa akin. At umigpaw na ito pagkatapos, dinaluhong ang isang aswang. Pinagkakalmot na ito ni Bitong. Napakaingay ng mga ito na parang mga angil ng mga nag-aaway ng mga pusa na nagkakalmutan. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, mabilis nang nagtakbuhan ang mga kubot na aswang papatawid doon sa ilog. Wika nitong si Tata Karyo. Pabayaan niyo na ang mga iyan. Baka patibong ang kanilang ginagawa.